Señora. Ito naman, through warrant of arrest,
kinabawasan ko din siya sa mga office. Sabi ko sa inyo, kahit saan sulo kayo ng Pilipinas, basta dito yung ginawa sa Maynila, yung krimen, hindi namin kayo papayagan na pagtatawan ng tawanan nila ang batas ng Maynila. Kahit man lang sa ganyang pamamaraan, lalo na kayo, mga driver, may mga anak din kayo, di ba? Papasok sa eskwela, di ba? Maglalakad sa kalsada, di ba? Lalabas. Gusto niyo ba makahalubilo ito mga ito? Di ba, ayaw niyo din? Kaya nga kayo nagda-driver eh. Para ano? Para kanino? Para sa pamilya. Ayan. Ayan o, yung babae, nasa video. Kawawa naman. Maraming salamat sa ABS-CBN. Ayan, pinahiram tayo ng kopya ng video. Ayan. Sa kanila galing yan. Ayan, nangyari Mayo. Kala niya, okay na. O ngayon, hindi na okay. Dahil may gobyerno na ang lungsod ng Maynila. Maraming salamat kay Colonel Magdaluyo at sampu ng kanyang kapulisya. Kawawa naman yung babae. Oh. Tingnan ninyo naman. Nagmamanicure lang. Di ba? Ayan, tingnan nyo. Nagmamanicure lang. Yan lang ang hanap buhay. Sige. O, sumunod. Top 2 most wanted. Renmar Kasauran, captured by Station 4, Sampaloc Police. Turnover na. Yes, sir, sa MIRC. Oo. Minor po kasi. Minor. Bata pa lang, malibog na. Hindi na lang nagnyang. Ewan ko ba? Ano ba nangyayari sa ating lipunan? Ano bang meron tayong kaisipan mo? Anyway, sumunod, Alfredo Dequino, rape suspect. Kamusta, Brad? Ilan taong ka na? 51. 53? Kaya ba? Sige, sopa mo sa oblo, tapos padala mo ng toothpaste saka sabon. Para makapaligo ng maayos kasi mabaho yung mainit, malimuom sa loob ng kulungan. Para magkasakit, kawawa naman. Arrested by Station 11. Sumunod, Armand Fulgencio, top 6 most wanted person, Station 2. Yan. Five years old yun na rin. Gumagamit daw siya, tumigil na. Eh, ba't mo naman naisipan yung limang taong gulang? Pinagsisisihan mo na po. Pinagsisisihan mo? Okay. Ano, maswerte-swerte ka lang, may takot ako sa Diyos eh. Bigyan din sa ngayon. Mayor. Ipaalala doon sa... Total, may mayor ng siyudad, di ba? Di ba may mayor din sa loob ng kulungan? Mayor, yes. Ha? Mayor. 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 Mayor.
Papaliguan na mas mabango to. Bigyan mo ng bawi. Para mas mabango. Ilan taon po yung ano, yung ni-rate niya? Ha? Ilan taon? 5 years old. Kumusta naman po yung bata? The DSWD is taking care of it. For the meantime, ito dito pwede na sa kalye. Tay, ilang taon ka na? May apo ka na? Tingnan mo. Lokong to. Hindi pwede. Ako, may paggalang pa rin sa karapatang pantao. Pinipilit kong gumalang at sumunod sa alituntunin ng batas. Kung ako'y magpapatupad, kailangan ako'y sumusunod din. Ginagalang ko kaya, siyempre, ako, I'm still human being. Kung makikita nyo lang, bubuksan nyo lang ang baga ko, kumukulo ang atay ko. Sa totoo lang. Lola, lola. Lola na kong kailan, boss. Ayan, yung lola. Ito na. Nay, kailan po nangyari yan, Nay? Noong pang 2017. Ah, matagal na siya nagtatago, ibig sabihin. Nagtago po siya. Kapitbahay niyo po ba yan? Susokpan naman sa kod. Ayaw, hindi na makakawala yun. Sige. Bisa ng dami. Irish Spring? Imported yun. Sabi niyo na uli yan. Alam mo, sa totoo lang. Tao din ako eh. Huwag niyong isipin na yung posisyon ko. May puot din akong nararamdaman pa. Kaya lang talagang pinipilit kong lawakan ang aking kaisipan. Talagang ipinapanalangin ko na lang sa Diyos na lawakan ng aking damdamin. Dahil kung ganito mga taong kademonyohan. Ito naman. Ito ha. Parang pelikula lang ho ito. Itong susunod, para malaman ninyo, itong susunod, Hindi, total sikat na yan, di ba? Nakita na yan. Siya rin naman yun eh. Kasi, para malaman ninyo, o kayo, mga kababayan, nandito dito, para malaman ninyo, kami, kinikilala namin ang kabutihan. Nababalitaan nyo naman yan, di ba? Basta may kabutihan, sa maliit naming kaparaanan, binibigyan ng pahalaga ng pamahalang lungsod. Di ba? Nakakarinig kayo. Driver, nagsosoli ng pera. Di ba? Tumutulong. Saan kayo nakakita? O ito ha. Itanong nyo, hindi pa alam to ni General Balba at ng mga pulis ng Cinco. Itanong nyo, doon sa kanto ng Pedro Hill, may outpost doon sa Ruas Boulevard. May nasiraan ng kotse. Alam nyo sino nagkumpuni? Kasi nasakay isang babae at isang matanda. Alam nyo sino nagkumpuni ng gulong? Mga pulis Maynila. Nakakatuwa kasi ikinuwento sa akin eh. Habang kami nagkakape. Ang sabi niya, nakakatuwa naman yung mga pulis mo, Mayor. Hindi ko naman binanggit na magkaibigan tayo. Kaibigan ko kasi, nasira kami sa kanto ng Ruas Boulevard, Pedro Hill.
Ang nagkumpone, tulong-tulong yung Lespo, Police Manila. Doktora pa yon yung kaibigan ko na yun. Kaya kinikilala natin. Tama? O pati ordinaryong tao, kinikilala natin. Diba? Driver, MTPB. Pero pagka Tolongues, o tinatanggal natin, pag taong gobyerno, pag ordinaryong tao, pinapapanagot natin. O pinipenalize natin. O kayo, napenalize kayo lahat eh. Isang linggo na kayong walang engka, no? Masakit ba? Sakit? Mas masakit ang nararamdaman nung niloko ninyong camping trip. Oo. Mas masakit yun. Mamaya mag-uusap tayo. Magpupuso sa puso tayo. O eto, noong isang linggo, bida. O, bida. Itong Hudyo na to, pumasok ka sa opisina ko. Talipandas din pala. Di ba? Ang kwento niya, yung Grand Top Auto. Oh. Ang kwento niya, tinutulungan niya yung kaibigan niya na binastos yung asawa. Naalala niyo? Oh, inipuan, binastos. Oh, ito oits yun. Oh, ito oits yun. Oh, gusto ko malaman ninyo. Oh, ito pala, holdapper din. Snatcher din. Hindi pa nagbago. Kinilala na nga ng mayor. Kinamayan ko pa. Kasi nagpicture pa kami. Nagpapicture ka pa? O, akala ko. Si Anne! Nagpapicture pa yung mga press. Pakitik lang, pakitik. Bakit kayo nagpapicture? Mahanga kayo. O, hindi lang kayo natulongges, pati ako. Damay-damay tayo. Oo, oh, kita mo si Sia, natatawa si Sia. Huwag ka mag-alala, Pat. Para kang si Ninoy, hindi ka nag-iisa. Dalawa na tayo. Natulongges tayo lahat ito. Gusto ko lang ipaalam sa inyo. Tatabi nyo rin. Robbery snatching. Ilang beses, ilan na po yun ang biktima niya? Makawalo po. Ano ka pala? Ano, kuya? Kailan nagsimula yan? Nung nagmalilis ka kay Mayor? Nung nandito kayo? Nung June 12 po. Oh, matagal na. June 12 po. Tapos, nakalaya po ako September 18. Tapos, yun po, nagsimula na po yung... Hindi siya na background check. Hindi siya na background check nung ano. Hindi, ito naman medyo may katotohanan eh. Itong insidente. Dito natulongges tayo. Siyempre kala natin hero eh. Ba't hero, ikinukwento. Bakit ikinukwento ang pagkakabayani? Para tularan. Tama? O dyan ko yung pinakikita sa inyo na kaming mga taong pamahalaan maaaring magkamali din. Maaaring matulongges din. Di ba? Pero, huwag kayo magkamali. Huwag kayo magkamali. Kapag kayo nagkasala sa Maynila, hero or not, you have to face the consequences of your action. Ayan. Ba't putok-putok ang ulo niyan? Binugbog rin ba yan sa top? Ha? Binugbog ng taong bayan? Oo, yan. Ayan ang mapapala mo. Kasi ngayon, nag-iimagsik na ang taong bayan. Kasi I think, ang tao ngayon, nagkakaisa na dahil gusto na ng kapanatagan ng kalooban. Ayan. Uy, Hindi ka nag-boxingero. Pwede ka naman eh. Isnats mo ba? May mga sinasaktan ka ba doon? Wala po. May sinasaktan ka ba doon sa mga ini-snats mo? Wala po. Wala ka naman sinasaksak, tinututukan. Wala po. Tara, agaw lang po. Sarami. Kaya tinatanong sa'yo, hindi ka ba nangyasa natin po ng tipo na maayos ang mga balut? Ikaw ang ganyan ka? Nangyari po ako sa sarili mo. Sa sarili mo lang? Sa sarili mo lang? At isip mo sa mato sa nanay ko po.
Wala naman, nagtigil na naman yung mga bato. Pinasikat ka. Pinasikat ka na ni Mayor eh. Oo, sikat ka na eh. Lumakas ka pa? Pwede ka na mag-mayor eh. Basurero nga, pwede maging mayor eh. Alam mo, naloko mo si Mayor. Mayor, pwede mo siya mag-mayor. Nagtigo rin mo ako. Namundos mo. Yor mo, pwede pa rin siya mag-mayor. Mayores. Nay, kung nandito dito. Ang hirap mag-gobyerno. Mahirap, di ba? Mahirap, di ba? Ganun lang. Kaya dapat ang usapan isang beses lang. O sige, hoyo nyo na to. Boksingero, ha? Tuloy-tuloy ang kampanya ng Manila Police District at Lungsod ng Maynila. Ah. Ito, kabayo. Eh, kumakain ng damo eh. Eh, di ba kabayo lang kumakain ng damo? Ito naman, matindi to. Ha? Angelito Hernandez, arrested for selling and transporting dangerous drugs. 4 na kilong marijuana. Aresto yan sa Station 2 ni bagong promoted Colonel Galliora. At 10 ng kanyang mga kapulisyan sa Station 2. Oh, malaki to. Parang ang dekada 80, nagdadamo ka pa. May kasama siyang babae, di ba? May kasama pa siyang babae, di ba, na naaresto? Asawa niya ba yon? Minor de edad. Ah, minor de edad po. May minor de edad siyang kasama, nag-i-interfere. Ayun. Nasa tama kinalalagyan na rin. Hindi po ba 19 years old, John? 17. Ah, 17 po. Oo nga pala, ha? Yung Jomar, kanina. Anyway, yung Jomar, ha? Nagpanggap yun, minor de edad. Mukha bang 15 anyos yun, yung kanina? Mukha nga 15 anyos na anak nun eh. Para alam nyo lang, kasi baka mag-claim na minor de edad. Kasi as you can see, hindi kami nagpe-present ng minor de edad dito as much as possible. In fact, pinapatalikod pa namin. Pero hindi ho 15 anyos yun ah. Kulot na ho ang buhok nun. Kaya ho naggupit eh. Eto, ayan, 4 na kilo, hindi pa natakot. Eh di ba, ilan ang sinasakutin natin kaliwat kanan dito sa Maynila? Illegal firearms, deadly weapon, holdupper, snatcher, wanted, droga. Panawagan ko, tumigil na kayo. Umiba na kayo ng linya. Eto, nakinig. Umiba ng linya. Malaman to, dati shabu, ngayon damo na lang. Ayan. Ito, huli ho to. Swak sabal dito. Kasi dumaan ho to sa proseso at maraming salamat sa PIDEA. Sa tulong ng PIDEA. Naano ho to. Sa bypass ho to nadali. Oh, di ba 500 grams lang yung ano? Pagdamo. Ayan. Congratulations. Palakpakan nyo naman si General Balba. Ayop, you don't mind. Kahit man lang sa palakpak, huwag na kayo magtipid. Lahat ng pulis namin, palakpakan nyo naman. Ala naman, toast gas yung palakpak eh, no? Saba! Diba last week, nahuli ni Mr. Ni Police Jerry Tubera. Hindi nyo napansin, nabawasan yung mga nagsosolvin sa Maynila. Alam nyo bakit? Nasa kote yung Reyna.
Ito mas matindi. Konting container na solvent. Nasa kote na, nasa hoyo na. Kaya, just so you know, kasi di ba may nakikita kayo mga bata, magtataka kayo, saan nakakabili na solvent yun? Di ba? May nagpo-provide. Maki Jerry Tobera, yung police ano natin sa station 2 under kay Colonel Galliora do sa PCP. Nadali na. O ngayon. Sige, hoyo na rin natin 'yan. Buti wala kang baril na dala. Anyway, going back, no, muli, ako po, taos puso, nagpapasalamat sa ating kapulisyan. Sa ganitong paraan man lamang, no, ang pamahalang lungsod ay maibigay namin sa inyo ang kapanatagan na kapag kayo nasa Maynila, may gobyerno na. Ayan, si Vice Mayor, kanina yan, busy-busy sila sa sesyon. Hindi natigil ang gobyerno ng Maynila. Kaya ang gusto namin, no, ang lahat makipagtulungan. Oh, mabaling naman ang atensyon namin dito sa mga guests namin. Ito, General Balba, itong nasa Wakali, mga driver. Oh, Sananga, ang mga operator. Bakit kayo nandito? Unang-una, kaya kayo nandito dahil na-impound ang mga sasakyan niyong jeep. Tama mali? Bakit naman namin in-impound? Bakit naman namin hinuli? Dahil ba sa kapritsyo lang namin? O dahil ba sa wala lang? O baka naman dala ng reklamo ng taong bayan. Hindi ko alam. Sino sa inyo may Facebook? Taas ang kamay. May Facebook. Umamin na kayo. Malalaman din naman namin. Lahat kayo may Facebook. O sino sa inyo nanonood ng YouTube? O halos lahat din. Tama? So, ang punto ko kaya ko yung tinanong. Nanonood din kayo ng telebisyon? Nababalitaan nyo naman na walang sawa akong nakikiusap sa mga driver na huwag kayong mag-cutting trip. Hindi nyo pa napanood? Hindi pa? O hindi, yung hindi pa nakapanood, uulitin ko. Huwag kayong mag-cutting trip. Alam nyo ba na napabili ako ng sasakyan ng ospital dahil sa ugali ng ilang driver na nagka-cutting trip? Alam niyo bakit ako napabili? Yung nagda-dialysis. Sana hindi niyo to nanay. Sana hindi niyo to tatay. O sana hindi niyo to anak. Yung nagda-dialysis, pagtapos niyang gamutin, dialysis, hinang-hinayan. At madalas sa hindi, sasakayan ng pampublikong sasakyan. At malamang, jeep ang sasakyan niya. Nagpupunta yan sa amin doon sa Syoho Dialysis Center sa Tondo. Sa iba't ibang dako ng Maynila yan galing. Mahinang-mahina sasakay ng jeep. Kaya yan nagpunta sa amin kasi wala yang pera. E sa amin, libre ang dialysis. Okay. Ngayon, may natira man silang pera, no? Ipapamamasahin nila yon.
Kayo naman ang lumagay sa katayuan ng mga tao na yun. Hindi pa natin pinag-uusapan ng estudyante, ha? Ito lang may sakit. Meron bang posibilidad na ang nakasakay sa jeep ninyo may sakit? May posibilidad? See? Ika-cutting trip natin. Anong gagawin ng pobreng pasahero? Maglalakad. Doon sa hindi niya dapat babaan. Di ba masakit yun? Gawin ko sa nanay niyo yun. Gawin ko sa tatay niyo yun. Gawin ko sa anak niyo yun na nag-aaral. Umuulan. Bumabagyo. Baha. May mga anak kayo. Kaya ako nga kayo tinanong kanina. May mga anak kayo. May mga magulang kayo. Bakit yung ginagawa sa kapwa ninyo? Lagi niyong pakatatandaan, kayo mga operator, yung prangkisang binigay sa inyo, hindi karapatan. Pribilehyo lang yan na pwedeng kunin ng gobyerno ulit. Kayo mga driver, yung lisensyang binigay sa inyo, hindi rin karapatan. Pribilehyo lang yan na binigay sa inyo ng pamahalaan na pwede rin bawiin. Oh, binigyan kayo ng estado ng pamamaraan na legal para panatag ang kalooban ninyo naghahanap buhay sa kalye. Ba't naman hindi nyo tinutupad yung inyong responsibilidad? Ano ba ang responsibilidad ng driver? Mangalap ng pasahero, magsakay ng pasahero, ihatid yung pasahero kung saan siya nagbayad. Kailan tayo magtitino? Sinusubukan niyo ba kaming mapagod? Sagot ko sa inyo, hindi ako mapapagod. Oh. Matigas ba ang ulo ninyo? Mas matigas ang ulo ko. So anong gagawin natin? Hindi pala tayo mananalo sa pamahalaan. Ang pamahalaan palang lungsod ng Maynila ay seryoso. Ang pamahalaan lungsod pala ng Maynila namamahala na. Anong gagawin natin? E inireklamo kayo sa amin ng mga netizen. 5-5 ang report sa inyo. Morayta, Baclaran, Santa Ana, Maypaho, MCU. Lahat halos ng biyahe sa buong Maynila. May nagka-cutting trip. Bakit? Masaya ba kayong nakapanglalamang? Hindi nyo ba naisip? Ewan ko lang ha, taas ang kamay dito na mayaman. Walang mayaman sa inyo? Wala. So mahirap kayo. Tama? Eh ba't kayo nga pinangkapuan nyo mahirap? Bakit? Mayaman ba sumasakay sa jeep? Ba't kung mayaman yun, di may kotse yun. So anong punto ko? Eh ano ngayon kung mahirap ako? Mahirap ako pero meron akong dangal. Mahirap ako pero wala akong inaapakang tao. Mahirap ako pero meron akong dignidad. Susunod ako sa alituntuning pinatutupad kahit ako'y mahirap. Huwag niyong pilitin, sanayin yung sarili niyo sa nakagawian niyong luma. Ako nakikiusap sa inyo bilang alkalde ninyo. Sa totoo lang, ako wala akong masamang layunin. Pinipilit kong gampanan ang tungkulin ko. Pero hindi kami magtatagumpay ni Vice Mayor, ni General Balba, pag ang taong bayan hindi nakiisa. O,
Anong penalty sa cutting tree? Operator, anong penalty? Anong penalty? Matatanggalan ang? Mahalaga ba prangkisa sa inyo? Naman. Ang hirap-hirap makakuha ng prangkisa. Tama? Kaya nga kahit bubulok-bulok na jeep mo eh. Basta tumatakbo yan eh. May prangkisa, pwede. Tama mali? So may hirap. Eh, ba't hindi nyo alagaan? O kayong mga driver, anong penalty sa cutting trip? Multa. E paulit-ulit na cutting trip. Para sapatos lang ano? Revoke? O revoke? Ay bago na naman. Dami yun na pa, talipandas ka eh. Nakakadalawa ka na pat ha, natutulungis tayo. Hindi, alam nyo, sa totoo lang ha. Ang sakit-sakit sa damdamin ko. Kayo rin naman, ama. Di ba masakit sa kalooban natin bilang ama? Kayo, mga tatay kayo. Pag minsan napapalo natin yung anak natin. Di ba no? Pagtapos mo mapalo, yung dinisiplina mo. Di ba pag talikod mo sa anak mo, mabigat sa kalooban mo, hindi mo lang pinapakita. Pero sa totoo, bakit ko ba nagawa yun? Pero kailangan mong gawin, di ba? Bilang ama. Tama ba? Ang pagdidisiplina sa iyong mga anak, tama ba yun? Mabigat man sa kalooban na medyo igugustuhin ko ba, wala kayong makain. Eh, gagong gobyerno lang yun. Meron ba ganong uri ng gobyerno? Wala. Eh, kaya lang, ayaw niya naman magtanda. Ang malungkot nito, yung iba sa inyo, parang lolo ko na. O anong gagawin natin? Anong pwede natin mapagkaisahan bilang pamahalaan at bilang mamamayan? Iniiyak kayo ng taong bayan eh. Ang swerte lang ng taong bayan sa akin ngayon, sa totoo lang, o meron na silang gobyernong nakikinig sa kanila, may tainga na. Iyan naman ang malas ng mga lumalabag sa batas. Dahil talaga kami, pipilitin namin sa abot ng aming makakaya, yakapin ang dapat yakapin. Akapin ang kaya pang yakapin. Pero may hangganan niya, no? Tingnan ninyo. Hanggang saan lang yung kaya natin yakapin? Sino taga Maynila taas ang kamay? Sino hindi taga Maynila? O yung taga Maynila, hindi ba kayo natutuwa, lumilinis na Maynila? Dati nire-reklamo nyo, hindi kayo makadaan sa Juan Luna. Dati nire-reklamo nyo, hindi kayo makadaan sa Recto. Di ba? Kasi parang walang gobyerno. Tapos paikuting ka, may kalabit pengi doon sa kanto ng Abad Santos at Recto. Parang may toll gate. Ang maganda nun, nilagyan ka pa ng harang. Para sakuting-sakuti ka. Ala kang ligtas. Pag niyang gananon. Di ba, ang daming kalabit pengi doon? Oo, nangawala yun. Ha? Layup, basketball. O nga, no, bago yun, no, layup. Maniwala kayo, nag-aayos kami. Hindi magiging perpekto ang gobyerno. Yan ang katotohanan. Kasi ang gobyerno ay pinamumunuan ng tao. So, kung ang gobyerno ay pinamumunuan ng tao,
Malamang sa hindi, magkamali ang gobyerno. Tama? So, hindi perpekto ang gobyerno. Tama? Mas lalo lang sasama ang hindi perpektong gobyerno kapag ang tao wala nang kinikilalang gobyerno. Pagkatiwalaan ninyo, te, may awa ang Diyos. Wala naman akong ibang inihingi sa inyo. Noong araw nga eh. Asan, meron ba ditong FX? May nadali ba rito? Dalawa nadali rito FX eh. O, di ba sa Loton? Ano meron sa Loton? Alam na natin yun. Ang laking pera sa Loton. O, wala nakabalik sa Loton. Bakit? Eh, illegal terminal eh. Tama, mali. Illegal terminal eh. Eh, ba't pinayagan? Eh, kasi may nyangga. May layup. Oh. Saka maligaya dun eh. Ayaw nyo ba yun? Sinusupil namin ang aming mga sarili. Ang gobyerno mismo ang sumusupil sa kawan niya. Di ba kayo natutuwang ganoon? Kami-kami nagbabantayan. Tigilan na natin yung ano? Daga at pusa. Pwede ba yun? Nakapag wala ang pusa, lalabas ang daga. Pwede ba yun? Tigilan na natin yun. Maawa naman kayo sa lungsod namin, sa mga dayo, sa mga taga-Maynila. Kaawaan ninyo itong minamahal nating lungsod. Atin ito eh. O ano, daling ko yung jeep ninyo sa LTFRB. Parang ayaw nyo ah. Magkano penalty sa LTFRB? No, magka? 100,000, di ba? Coloro, magkano? Ay, yung violation of franchise, magkano? 1,000. Gusto nyo ba, daling ko yung mga jeep nyo sa LTFRB? Ah, okay? Daling ko? Awag? Wee! Parang gusto nyo eh. Ha? Oh, mga driver, gusto nyo ba, isubmit ko ang pangalan ninyo sa LTO? Wee! Pupunta lang kayo sa rekto eh. Nako, sumisikip na mundo ng rekto, ha? O nga pala, may papaalala lang ako sa inyo. Ito, papaalala ko lang. Bago tayo magtapos, ha? Tayo may mapagkakatapusan. Huwag kayo magalala, hindi ko kayo pinapunta rito ng wala lang. Okay? Pero may papaalala ako sa inyo. Mag-ingat kayo, ha? May kampanya ang lungsod ng Maynila. Ito ha, mag-ingat kayo. Ito, at least, bilang ama ninyo, magpapaalala na. Ha? Ako naman, pasamantalang ama lang dito eh. May susunod pa, may susunod pa, may susunod pa. Malay nyo, susunod yan, ina naman. Diba? Anong paalala ko? Diba, nagpupunta kayo sa rekto? Di ba? 300 lang, may lisensya ka na. Tama? Tama! O, yung tulongges naming MTPB. Ha, tulongges. Ibig sabihin, natulongges nyo eh. O, di tulongges, inabot ninyo yung peke. Yung tunay, nasa kabilang bulsa. Mami na kayo. Ilang beses ko na kayo nahuli. So, bibigay mo peking lisensya. Ang tawag natin doon, paagaw. Di ba? Ba't ko tutubusin yan? Peke naman yan. Tama? O, punta biyayo ulit ako ng rekto. 300 na naman. Oh, okay lang yan. Okay nang okay yan kapag hindi kayo nahuhuli. O, ito ha. Mag-ingat kayo.
ang isang peking dokumento na pampubliko, tangan-tangan nyo, ginamit ninyo, nahuli kayo, hindi traffic violation lang ang makakamit nyo. Falsification of public documents. May hoyo yun. Susunod kayo, nakadilaw na rin dito, may posas. Pinipresent ko na kayo. Ah, promise ha? Ako, inaano ko lang ha? At least, hindi tayo nagbolahan ha? Maswerte nga kayo, nag-aabiso pa gobyerno eh. Alam mo bakit? Mapupuno kulungan ko pag walang abiso. Okay, ako eh, gusto ko inaabisuhan kasi ang katwiran ko, tao rin ako, nagkakamali din ako, ang kailangan ko, gabay. Ako naman, ginagabayan ko kayo. Huwag niyong gagawin na. Kasi uubusin namin lahat ng may peking ID. Panawagan ko sa mga may hawak ng PWDs na peking ID, sa mga senior citizen na peke yung senior citizen ID, ikukulong po namin kayo. Bakit? Papangalagaan namin ang kapakanan ng mga senior citizen at PWDs. Kasi may mga programa ang gobyerno na dapat nakakamit nila. Pero ikaw, nagmamadaling tumanda, kahit hindi ka pa senior, nagtatanda-tandaan ka na. Oh, ikaw, nagmamadaling may sakit. May PWD, di nagmamadali ka may sakit. Oh, magkakasakit ka talaga. Eh, nagmamadali ka eh. Gusto mong magkaroon ng kapansanan eh. Eh, yan ay dala ng iyong paghahangad na mali. Oh, kami, oh, tutuldukan namin yung problema. Di ba? 5-5, nakahuli kami ng PWDs. Nakahuli kami ng fake na senior citizen. Di ba nahuli? Huhuli namin ulit. Tama, mali. Kasi patigasan ng ulo to, di ba? Eh, mas patigas ang ulo ko sa inyo. Oh, hindi titigil. O oh, ngayon, gagawin kong walang visa yung peking ID. Bakit? Lahat na magpe-present ng peking senior citizen ID. Lahat na magpe-present ng peking PWD at mga lisensya. Ha? Peke! Ikukulong po namin kayo. Hindi namin masawata yung printer. Hindi namin masawata yung pixel. O sasawatay namin yung paggamit. Kaya kahit na may peke kang ID, ID lang yan. Tumosgas ka lang. Dahil nakalibre ka ng 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos. Pag nahuhuli ka namin, pinakamura mo, abogado. Ah, talaga. Oh, alam nyo, sabi nga, alam nyo talaga, sa totoo lang, isang pinagpapasalamat ko sa Diyos, lumaki ako sa kalye. Yan, ipinagpapasalamat ko yan sa Diyos. Yang karanasan ko nung bata ako. O yan, nagagamit ko. Eh, maring hindi ako tama. Pero ako nagiging makatwiran. Ah, hindi kita matigil, ha? O di, wala rin visa mag-imprenta dyan. Bakit? Walang gagamit niyan eh. O kayo ba maglalakas sa loob? Nagsabi na ng pamahalaan, kapag gumamit kayo ng PWDs na ID, gumamit kayo ng peking senior citizen, ipakukulong namin kayo. Gusto mo ba yung kumakain ka sa restaurant, inaaresto ka ng pulis dahil peke yung PWD mo, lisensya mo? Gusto mo ba yun? Doon mismo poposasan ka namin. Kaya magsipag-ingat kayo. Huwag niyong gagawin, ha? Huwag, ha? Please, ha? Huwag. Ako na nakikiusap sa inyo. Papangalagaan namin ang kapakanan ng mga PWDs at saka senior citizen.
dahil merong benepisyo sila sa lungsod ng Maynila. At yung benepisyo na yun ay pag-aari ng taong bayan. Marapat lang na maibalik sa tunay na nangangailangan. Yun. Ha? Payo ko yun, ha? Maliwanag tayo. Meron na kaming makina pan-check ng Peking ID. Meron na. Kaya sabihan nyo na yung mga driver, tanga, tapon mo na yan. Ba, mahuyo ka pa eh. Anyway, o panguli, o anong gusto nyo sa pamahalaan? Pasko ngayon! Ha? Pasensya? Dina-diabetes ka nga ako kakain ng pasensya. Matamis yun sa bakery. O anong gusto nyo sa pamahalaan? May pamahalaan ngayon, no? Nasa harapan ninyo. Nandito si Vice Mayor. O, nandito si General Balba. O, sampu ng inyong mga kapulisyan. Nandito ang inyong lingkod. Kayo, mamamayan, ng mga suwail. Mga talipandas. Matitigas ang ulo nyo. Gusto nyo bang bigyan ko kayo ng gamot? Tugmolo doon. Ano, anong ano? Operator, o kayo muna. Mahihayin yung driver nyo eh. Malaking kawalan sa inyo. Yun yung kinasasakit ng dibdib ko. With all honesty, sa maniwala kahit sa hindi, sa totoo lang, mabigat sa dibdib ko yun. Kaya lang, kailangan ko mag-gobyerno, may naapi. Kailangan ko ipagtanggol yung mga naapi. Mamamayan din sila eh. Kaya nga eh, wala kasi akong intention manggipit, gumawa ng masama, hindi talaga. Sa totoo lang, Buenas pa nga kayo eh. Ako lagi ko sinasabi sa mga mayayaman, yung malalaking tao, pasensya na kayo ha, medyo bias ako. Ano yung sabihin? Eh nakakiling ako sa mahirap. Eh, kaya lang, kailangan kong itama rin yung pag-iisip ng mga kababayan ko mahirap. Obligasyon ko yun eh. Kaya pinagpapantay-pantay ko mata ng batas. Ano? Anong? O kayo, mga driver, ano? Dennis, magkano penalty ng cutting trip? 2,000. Magkano? 2,000? 1,500. Hindi, sa atin. Hindi, sa atin. Yung sa atin. Nasa atin yung mga lisensya nito? Yung iba, natubos na. Ah, natubos yun na? Sino nakatubos? Yung hindi pa nakatubos? Bahay, ano meron? Hinuhulaan niyo ako, ha? Pwede bang makisuyo sa inyo? Humingi kayo ng tawad sa taong bayan. Sila ang inapin ninyo, hindi ako. Tagapagpatupad lang ako. Uulit pa ba kayo? Ha? Pinanonood kayo sa buong mundo. Malamang yung mga nabiktima nyo nanonood. Ah. Oh. Ilan na nakatupo? Ilan na? 'Di ba 36 to? Hindi ko alam meron ilan na tumupo siya, pero may mga nakakuha na. Oh. May mga nakakuha. Yung lisensya. Opo, pero sa jeep po wala. Oh. Wala tayong na-release. Mm. Oh, sige, ganito ah. Total hindi na kayo nakapaganap buhay ng 7 araw ano?
Tito na. Walo. Walo. Engka. Nangangayayat ka na nga eh. Ay nako, ang hirap mag-gobyerno. O sige, ganito ha. Ako nakikiusap ulit. Oh, tinatawan-tawanan ko kayo, natatawa ako. Ako naman hindi plastic. Nagagalit ako, natutuwa ako, nalulungkot ako. Pag naghihinagpis ako, humihinga na lang ako ng malalim. I just want you to see that I'm still human being. Okay. O ganito na lang. Makisuyo naman. Pag malasakitan nyo naman yung mga pasahero nyo. Ano lang? Once and for all. Pilipino ba kayo? Eh, sino magmamahal sa ating kapwa Pilipino? Okay. Tayo muna, humingi muna kayong tawad sa mga pasahero nyo. Hindi ko pa naririnig eh. O, sabay-sabay kayo. Sorry, mga pasahero namin. Okay, o ganito ha. O Pasko ngayon. Una, pagkayari nito, makukuha nyo na yung sakyan ninyo. Pangalawa, hindi ko pwedeng ibigay yung lisensya ninyo nang hindi kayo nagbabayad dahil sa mata ng batas na-issuean na kayo ng TBR. At sa batas, kami sisiyasatin ng ahensya ng gobyerno bakit kayo hindi nagbayad, bakit kayo nakalabas. Tama? Naunawaan nyo yung proseso? O, at yung makukuha nyo na sa kanyo. Pangalawa, naunawaan ninyo yung hirap. O pangatlo, ako na magbabayad ng penalty nyo lahat. Kaya malas yung mga nagbayad. Wala nang bawihan yun. Topo-topo. Ako, gagawin ko lang yan, gagawin ko lang yan dala ng gusto ko talagang patotohanan sa inyo. Alam ko ang katayuan ninyo. Pero gusto ko rin maunawaan ninyo ano nga ba ang pagkakamali natin. At gusto ko maunawaan ng taong bayan na totoong pinakikinggan sila ng pamahalaan. Wala nang iba. Yun lang. Kaya lang, ang kawawa ng bandang huli, tosgas ako. Yari ang grocery sa bahay. Eh, bakit ba? Makakabili pa naman ako ng Starbucks mamaya. Gusto ko lang, may tama nyo naman yung maling kagawian. Tulungan nyo na kami. Di ba kayo natutuwa? Ay, sino dito may biyayin top? Top avenue. Di ba kayo natutuwa? Taong bayan, nagkukusa, pumipila. Nakita nyo pumipila? Napasin nyo yung utaw? Walang polis doon. Sarap na si... May pila pa. In fairness, ha? 20 years na ako rito, hindi ko nakita ang pumila ng tao dyan. Pero pumipila ng tao. Kusa, ha? Hindi na nag-aagawan. Oh, nyanyanggan mo na lang yung jeepney mo sa nangkaw. Sa kurbada. Oh, jug, 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 jug. Iskerda. Dati, di ba? Agawan kayo. Oh. I mean, tingnan nyo naman ang taong bayan, nakikiisa na. Unti-unti. Eh, matagal yan. Matagal na proseso yan, eh. It
takes time kasi may bad habits eh. So yun lang, pakiusap ko. Tulungan nyo na kami. Ha? Please. Basta ang sukli ko sa inyo, ito, ito na lang sukli ko sa inyo, magbubuti kami ni Honey. Yan, sukli ko na yan sa inyo. Magbubuti talaga kami. Pipilitin namin. Talaga. Yun ang isusukli ko sa inyong gobyerno. Tumulong kayo sa amin. Pagbubutihan namin ng paglilingkod. Diyan, yun ang kaya ko isukli sa inyo. Bukod dun sa 1-5-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 
Huwag na kayong ulit, ha? Please, ha? Sige. Mamaya, Dennis, bumaba na kayo. I-surrender na mga lisensyon nito. Yung ticket nila, ibibigay sa atin. Balik ka dito. Alam na. Kasi hindi ko mapepeke yun, eh. Yung number? Pero sige. Okay. Isa na lang, ha? Mag-iingat kayo. Dahan-dahan sa pagmamaneho. Totoo, gusto kong makaboundary kayo kagad. Maganda yan. Biyahero din naman ako. Pero pag kayo na disgrasya, walang na magmamahal sa mga mahal nyo sa buhay. Kaya mag-iingat din kayo. Pangalagaan ninyo ang sarili ninyo. Nawa, gabayan kayo ng Panginoon Diyos. Okay? Manila! God first. Thank you!